Naku, pag makarinig ako ng tawag mula sa cellphone, ay agad kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Para akong may phobia. Nagsimula ito noong matapos madisgrasya sa motor ang anak kong lalaki na panganay. Patungo siya noon sa training sa Lexmark Company. Umaga noon ay may tumawag sa cellphone. Rescuer daw sila. Nadisgrasya daw anak ko. Unconscious. Hindi ako nakaimik. Pinapakiramdaman ko ang sarili ko. Wala naman akong kaba. Nabigla lang ako sa balita. Agad ay pumunta kami ng asawa ko sa ospital. Pagdating namin doon, ay wala siyang malay. Nagdasal ako't humingi ng tulong sa Panginoon. At sabi ng doktor, 50-50 ang kalagayan ng anak ko. Kawawa siyang tingnan, hindi makilala ang mukha niya dahil bugbog sarado at malaki ang bukol sa noo. Basag ang panga. Maya-maya ay bigla siyang sumuka ng dugo. Inalalayan ng kanyang ama upang may suka ang lahat ng dugo sa bibig niya. At maya-maya ay may naghahanap sa akin. Tiyuhin ng nakabangga. Kinausap niya ako. Kaya iniwanan ko muna sila ng asawa ko at yung anak kong nadisgrasya. Kinausap nila ako at sinabihang tutulungan nila kami basta sumama daw muna ako sa kanila. Kasi yung pamangkin daw niya ang nakabangga nasa kulungan. Kaya sumakay ako sa kanilang sasakyan at pumunta kami sa police station. Nang makaharap ko ang binata ay agad siyang nakiusap sa akin at nagsorry. Hindi daw niya sinasadya. Nagkaproblema daw siya sa kanyang ama. Hindi daw siya pinapansin, hindi daw niya naranasan ang tunay na pagmamahal at pagkalinga ng isang ama dahil illegitimate son daw siya. Lumambot agad ang puso ko, hindi mapigilan ng sarili ko ang maawa din sa kanya dahil sa karanasan ko na isang ulila sa magulang. Sabi ko, nagpatawad nga si Kristo na Diyos, ako pang tao lang. Patatawarin kita, ngunit ipangako mo na sana'y tulungan mo ang anak ko. Nagtanong ako sa kanya, ano ba talaga ang nangyari? Sinabi niya, nakainom ako kasama ang aking mga kaibigan. Pagdating sa Rock Road, ay bumaliktad ang sasakyan namin patungo sa kabilang lane at doon sumalpok sa anak mo. Tumilapon silang dalawa, yung anak mo at yung classmate na sakay niya. Hindi naman kami gaanong nasaktan. Yung anak mo ang medyo grabe, nakahandusay sa daan katabi sa aming sasakyan na nasusunog na. Nang tingnan namin ang pangyayari sa YouTube, ay maraming tao ang nakakita. Ngunit hindi lumalapit dahil natakot sa nasusunog na sasakyan. Mabuti at may dumating na nakamotor, pumara at tumakbo patungo sa anak ko. Salamat! At matapang ang lalaki, kinuha ang anak ko. Dali-dali niyang iniligtas ito mula sa nagliliyab na sasakyan. Likas talagang may dugong bayan niyang mga Pilipino. Malaki ang pasalamat ko sa taong iyon. Diyos na ang bahalang magbigay sa kanya ng pabuya. Nang bumalik na ako sa ospital, ay nakita ko ang kawawang kalagayan ng anak ko. Basag ang panga niya. Kaya ito'y tinalian na lang ng bandage nang sa gayon ay hindi ito nakalaylay. Hindi pa siya maoperahan dahil under observation pa siya dahil malalim at malaki daw ang blood clot sa ulo. Nagtanong ang asawa ko kung ano ang pinag-uusapan namin ng tiyuhin nang nakabangga. Sabi ko humingi sila ng tawad at huwag na daw ako magreklamo pa sa pulisya. Nang sa gayon ay hindi daw makulong ang pamangkin nila. Nagalit ang asawa ko. Ba't daw ako pumayag? Sabi ko, uunahin ko ang kaligtasan ng anak natin dahil nangako silang gagastos sa lahat ng babayarin sa ospital. Sabi ko, huwag tayong mag-away bagkus ay magdasal na lang tayo upang dinggin ang ating mga dalangin. Nagdasal ako ng taimtim. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak.
upang mailipat ko ang init at enerhiya ng aking katawan sa kanya dahil malamig at wala pa siyang malay. Nagdasal na rin ang aking asawa. Sa bawat minuto ay pabalik-balik ang aking dasal. Hindi talaga ako huminto sa pangungulit sa Panginoon. Sabi ko, Diyos ko, hindi kita bibitawan, hindi ako hinto sa pangungulit sa iyo. Hanggat di ko makita ang mga kasagutan ng aking mga hiling. Ako'y naniniwala na walang imposible sa iyo, basta manalig lang. Maraming milagro ang iyong nagawa noong kayo nasa lupa pa. Kahit si Lazaro na iyong kaibigan 4 na araw ng patay ay nabuhay mo pa. Kaya patuloy akong tatawag sa iyo, hindi talaga kita bibitawan. Katulad ni Jacob na hindi talaga bumitaw hanggat di makita ang kasagutan ng aking mga dasal. Buong 1 linggo wala akong tulog dahil hindi talaga ako minto sa pagdadasal. Nag-chat na ako sa mga kapatiran sa simbahan na ipagdasal ang aking anak. Sa 8th araw ay nagkamalay na siya, ngunit hindi kami kilala. Nawala yung memory niya at itinali yung mga kamay at mga paa dahil kusang kumikilos yung involuntary muscles niya at mahahablot yung mga nakatusok mga dextrose sa kanya. Malaki ang pasalamat ko sa Diyos dahil nakita ko na ang kasagutan sa aking mga dasal, kaya umiidlip na ako paminsan-minsan. Mga 2 linggo pa siya bago maoperahan dahil nakita sa CT scan na lumiliit na daw ang blood clot sa ulo. Sinabi ng doktor na isang himala, isang milagro at nalagpasan si kamatayan. Matapos maoperahan ang aking anak, natuwa kami dahil napakagaling ng doktor. Naibalik niya ng maayos ang mukha ng aking anak na walang bakas ng operasyon. Nagpasalamat ako sa doktor at higit sa lahat sa Diyos na makapangyarihan. Bumisita ang mga classmate ng anak ko at ang mga taga Lexmark Company upang mag-abot din ng tulong. Napakabait ng anak mo, yun ang sabi nila. Halos araw-araw ay bumibisita ang kanyang mga kaklase. Pumunta din si pastor at ang mga kapatiran sa simbahan. Pinagdadasal nilang aking anak. Nagpasalamat ako sa Panginoon dahil sa mga taong ginamit niya upang tumulong sa amin. Nakatutuwa dahil sa umpisa, English speaking ang aking anak. Hanggang mga ilang araw ay Tagalog naman. Tagalog speaking, hanggang unti-unti na niya kaming nakilala. Isang buwan siyang hindi nakapasok sa paaralan. Isang milagro dahil nakasali pa siya sa kanilang graduation. Medyo hindi pa balance ang kanyang paglakad, kaya inalalayan siya ng kanyang best friend. Mga ilang buwan ang kanyang pahinga sa bahay hanggang nakapagtrabaho na siya. Mabait ang batang ito dahil tumutulong siya sa gastusin ng bahay. Mga 6 na taon ang nakalipas ay muli siyang nadisgrasya sa motor last year, November 2020. 3rd 2020. Hindi niya masabi kung paano siya nadisgrasya dahil nawala na naman ang kanyang memory. Wala siyang malay, may dextrose at oxygen. Sabi ko, ba't may oxygen? Nahirapan ba siyang huminga? Ganon pa rin ang aking ginawa, nagdasal, kinukulit ang Panginoon. Nagchat sa mga kapatiran sa simbahan upang ipagdasal muli ang aking anak sa 2nd pagkakataon. Duble ang dasal ko na sana'y huwag kaming mahawaan ng virus dahil maraming COVID patient ang dumadating sa labas ng ospital. Napakalaki ng aking pasalamat sa Panginoon dahil hindi niya binaliwala ang aming mga dasal. Nabigla kami dahil sa 3rd araw ay tumayo siya at tinulungan yung pasyente na senior citizen na may sakay sa wheelchair. Samantalang sabi ng doktor ay under observation pa siya dahil may blood clot sa kanyang ulo at kailangan pa siyang operahan. Lihim akong natuwa dahil muling iniligtas ng aking Panginoong Hesus ang aking anak sa bingit ng kamatayan. Sabi ko, di bali nang mahirap kami. Ligtas lang sana mga bata. Yun ang hiling ko sa Diyos. Ang promise ng Panginoon ay kanyang tinutupad basta manalig lang tayo sa kanya.
Huwag lang tayo agad-agad na sumuko sa anumang pagsubok sa buhay. At sa bawat pagsubok ay palagi kong na binabasa o na-memorize ko yung Psalm 23. The Lord is my shepherd. At yung motor ng anak ko, yung orange motor, ay hindi na namin nakita. Sabi nila, ninakaw na daw. Kaya ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ako ay malaki ang pasasalamat sa mga taong tumulong sa amin. Lalo na sa Panginoon na siyang nagligtas sa buhay ng anak ko sa pangalawang pagkakataon. Salamat sa aking Panginoong Hesus. Huwag kayong magdalawang isip na lumapit sa Panginoon dahil siya lang talaga ang ating tagapagligtas.